Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos na namimintuho sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Jesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito sa batis ng buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, dumakad ang anghel na kausap ko at sinalubog siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay tinitirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem. At ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop.
sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok nasyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po ang lahat. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ng ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw ding ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, isang pari na dalubhasa sa banal na kasulatan. Sa katunayan, 40 taon niyang iginugol ang buhay niya sa pagsasalin ng Biblia mula sa Hebreo at Griego upang ito'y masalin sa salitang Latin na siyang lingwahe nung panahon na iyon. Ginawa niya iyon sa Bethlehem, malapit sa lugar kung saan ipinanganak si Jesus Nazareno. At marubdob, sabi nga sa dasal kanina, buhay na buhay ang pag-ibig niya sa banal na kasulatan. Kaya nga sinali niya para mas marami ang makaintindi sa Biblia.
popular si San Jeronimo sa katagang ang kamangmangan sa salita ng Diyos ay kamangmangan din kay Kristo. Hindi mo raw lubos na makikilala si Jesus Nazareno kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya ang mga tunay na deboto, hindi lang nagpo-prosesyon, hindi lang namamanata. Mahalaga po yun, nagdarasal, nagsasakripisyo, pero dapat kasama rin sa gawain ng isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ang magbasa ng Biblia. Dahil lalo natin daw nakikilala si Jesus Nazareno sa kanyang salita. Siyempre, hindi mo makikilala si Jesus kung makikinig ka lang sa ibang salita. Sa salita ng kahit pari man yan, o obispo, o pastor, o anuman. Pero kung hindi tayo babalik sa mismong sinabi ni Jesus Nazareno, hindi natin siya lubos na makikilala. Sabi nga ni San Jeronimo, kapag tayo nagdadasal, kadalasan tayo ang nangungusap sa Diyos. Totoo naman po yun. Pag pinagmamasdan ko kayo, pagluhod na pagluhod nyo, nakikita ko agad ang buka ng inyong bibig. Dahil sa dasal, kadalasan tayo nagsasalita. Kaya nga diba sabi ko lagi, wag lang tayo, wag kayong uuwi kagad pagkatapos yung magsalita. Hindi pa kumpleto ang dasal. Dahil lang tunay na dasal, hindi lang tayo ang nagsasalita. Dapat nagsasalita rin si Jesus Nazareno sa atin. At sabi nga ni San Jeronimo, pag nagdadasal tayo, kadalasan tayo ang nangungusap sa Diyos. Pero pag nagbabasa daw tayo ng Biblia, binabasa natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya magandang magbasa ng Biblia kasi doon ang nagsasalita ang Diyos. Kaya ang napansin nyo, ang mga lectors natin pag nagbabasa dito, ano yung sinasabi nila pagkatapos magbasa? Ang salita ng Diyos. Kaya sana tuwing dumadalo rin tayo ng banal na misa, nakikinig tayo sa mga pagbasa sapagkat isa rin ito sa pamamaraan na nagsasalita sa atin ng Diyos. Minsan akala natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Akala natin hindi tayo pinapansin ng Diyos. Yung pala, nangungusap na siya, nagsasalita na siya. Sa misa pa lang, sa banal na kasulatan. Pero, di ba mga magulang, minsan sinasabi mo sa mga anak, hindi naman kasi kayo nakikinig. Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo yan eh. Ang problema, hindi kayo nakikinig. Baka ganun din ang sabihin sa atin ni Jesus Nazareno. Matagal na kitang kinakausap tuwing nagpupunta ka sa Quiapo. Ang problema, hindi ka nakikinig. Ikaw lang nagsasalita. Ang problema, ang dami-dami mong iniisip, nandito ka sa loob ng simbahan, tuliro ka, baka iniisip mo na, anong kakainin namin mamaya? Saan kaya kami pupunta? Anong bibilin ko kaya mamaya? Hayaan muna nating magsalita ang Diyos. Hayaan muna nating makinig tayo sa Diyos. Ngunit, mahirap. Sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, sinabi na ni Jesus Nazareno ang sasapitin niya na siya'y daranas ng pagdurusa, ipagkakanulo ang anak ng tao. Pero hindi raw ito maunawaan ng mga alagad. Pwede rin tayong makinig, pero katulad ng mga alagad, hindi pa rin natin maintindihan. Kaya nga kahit magbasa tayo minsan ng Biblia, kaya iba siguro sa inyo, nakakatulog na lang pag nagbabasa ng Biblia, kasi hindi rin natin maintindihan. Dalawang bagay ang kailangan.
At huwag kayong mag-alala pag hindi nyo agad naintindihan ang pangungusap ng Diyos sa inyo. Siguro iba sa atin ngayon, Lord, ang hirap na ng buhay ko. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Tapos ito yung pagbasa. Wala akong maintindihan. Huwag kayong mag-alala. Kahit si Jesus sa Sareno, hindi nagsawa. Alam niyang hindi siya naintindihan ng mga alagad niya, pero patuloy pa rin niyang kinakausap sila. Patuloy pa rin siyang umaabot sa kanila. Tayo minsan, di ba? Pag hindi ka naiintindihan ng kausap mo, nasabihin mo siguro, sige, wag na lang, sige na, umalis ka na. Tayo, naiinip tayo pag hindi tayo naiintindihan ng kausap natin. Sabi, humanap ka na ng ibang kausap mo. Pero mabuti na lang, hindi ganun si Jesus sa Sareno. Hindi niya tayo sinusukuan. Katulad ng ginawa niya sa mga alagad. Dumating ang panahon, doon lang naunawaan ng mga alagad. Ano yung sikreto ng mga alagad? Dalawang bagay. Ang Espiritu Santo. Diba, naintindihan nila lahat nang bumaba ang Espiritu Santo. Kaya, lagi nating ipagdasal. Lagi nating sabihin kay Jesus sa Sareno, ipadala niyo po ang Espiritu Santo. Hindi ko po maintindihan anong sinasabi niyo sa akin ngayon. Hindi ko po maintindihan ano nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ganito ang asawa ko ngayon, ang anak ko ngayon. Ipadala niyo po ang Espiritu Santo para maliwanagan tayo. Pangako yan ni Jesus sa Sareno sa kanyang mga alagad. Isusugo ko sa inyo. Pagbalik ko sa Ama, ipadadala ko ang Espiritu Santo. Kaya isang dasal na napaka makapangyarihan, alam niyo mga kapatid ay ito, Come Holy Spirit. Kapag nalilito ka, nalulungkot ka, nagagalit ka, nalulumbay ka, nadedepress ka, Come Holy Spirit. Jesus sa Sareno, ipadala mo ang Espiritu Santo. At ang ikalawang susi, upang maintindihan nila ang sinabi ni Jesus na Sareno, ang salita ng Diyos, ay ang simbahan. Kung mag-isa ka lang talaga magbabasa ng banal na kasulatan, mag-isa ka lang uunawa sa Biblia, talagang mahihirapan ka. Baka kung ano-ano pa maisip mo. Baka iba pa, malayong malayo sa gustong sabihin sa iyo ng Diyos. Dahil kailangan ang paggabay at pakikisama ng simbahan na siyang magtuturo sa atin. Kaya yung mga alagad, sino yung nakaunawa? Yung mga magkakasama. Yung mga humiwalay, sino yung unang humiwalay? Si Judas. Yung ibang mga alagad na kumalas, hindi nila naunawaan ng salita ni Jesus sa Sareno. Kaya may simbahan. Kaya si San Jeronimo, napakahalaga sa kanya na unawain ang banal na kasulatan ayon sa turo ng simbahan. Dahil nauna ang sambayanan kaysa sa Biblia. Wala pang Biblia. Walang iniwan si Jesus sa Sareno na, ito may Bible, basahin nyo na lang pag wala na ako. Walang ganoon. Nauna ang simbahan bago ang banal na kasulatan. Matagal pa bago na isulat ang lahat. Kaya, huwag tayong mag-atubili. Napansin nyo yung mga alagad? Hindi nila naunawaan at nangamba silang magtanong. Hindi sila nagtanong. Di ba may commercial dati, huwag kang mahiyang magtanong. Ganon din sa banal na kasulatan, huwag tayo mahiyang magtanong sa Diyos, sa mga mas may alam. Ano ba ang turo ng simbahan? Ano ba ang sinabi sa katekismo upang lubos nating maunawaan ang gustong sabihin sa atin ng Diyos? Kaya't sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, buksan natin ang ating puso. Alam nyo, naniniwala ako ngayon,
walang uuwi na hindi kinausap ng Diyos. Lahat tayo ngayon, ikaw mismo, may gusto sa iyong sabihin si Jesus Nazareno, para sa iyo lang. Ang mahalaga ngayon, buksan mo ang puso mo, tawagin mo ang Espiritu Santo, patuloy ka magdasal ngayon. Habang tayo nagsisimba, huwag yung hiwalay na dasal. Minsan kasi, nagmimisa na tayo, nagro-rosaryo kayo, nagbabasa kayo ng ibang nobenaryo, hindi po tama yun kasi ito ng misa ang pinaka-ganap na dasal. Kung may pinaka-mataas na uri ng dasal, misa na po yun. Kaya huwag niyong sasabayan ng misa ng ibang dasal. Hindi po rin, kaya hindi niyo rin marinig, nagsasalita na pala si Jesus. Pero kasi may sarili kang dinadasal, may sarili kang binabasa, may sarili kang pinapakinggan. Meron siyang gustong sabihin sa'yo lamang, para sa'yo lamang, na kailangan mo ngayon sa buhay mo. Kaya't manahimik tayo sandali. Sa dasal ni San Jeronimo, tawagin natin ang Espiritu Santo. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Tulungan niyo po kaming makinig. Tulungan niyo kaming maunawaan kung ano ang gustong sabihin ni Jesus Nazareno. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kausapin niyo po kami. Handa kaming makinig. Magsitayo na po ang lahat. Ipinahayag ni Kristo ang ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang lingkod na nagdurusa, dali natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa. Ang ating tugon, Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang kapayapaan at pagkakasunduan na may mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, maunawaan nawa namin ang iyong pamamaraan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa sa darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagkasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na kisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Jeronimo, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nakikinig at sumusunod sa inyo. Patawad po kung matigas ang aming puso at iginigiit namin ang aming kagustuhan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa lupa ng katawan
Jesucristo, siya'y ating lakas at tahanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inumin, inihahain, dugo ni Kristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin marinig din ang pangangailangan ng ating kapwa. Lagi tayong kinakausap ni Jesus Nazareno. Kailangan natin ang banal na Espiritu at ang simbahan upang tulungan tayong lubos na maunawaan ang kanyang salita at hamon sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,